Hi guys, welcome back sa Recording Garage. Andito ako ngayon para ituro sa inyo kung para saan nga ba ginagamit itong gooseneck pop filter. Para saan nga ba ang pop filter? So ito, ang pop filter ay isang accessory para sa recording na ang ginagawa niya mainly is binablock yung mga popping noise. Hence, pop filter. So, ano ba kadalasan yung kakos ng mga popping noise? So, ito yung mga consonants pag tayo kung nagkumaanta or nagre-record. P, V, F, P. Basta any sound na pwedeng mag-release ng sudden airflow habang tayo yung nagsasalita sa harap ng microphone. At syempre, kung hindi lang kayo yung may-ari ng microphone, protection din to para hindi kayo mag... para hindi malawayan yung microphone. I mean, matalsikan. Ayaw naman natin mangalawang ating microphone dito ba? Lalo na kung ganito yung kulay. So, siguro naman, yan, curious na kayo, ano bang difference ng tunog pag may pop filter sa wala? So, sa ngayon, ang gamit natin para recording is itong galing lang sa camera. Maya-maya ay gagamitin na natin itong gear natin. So, ano bang gear ang gamit natin? Ang gamit natin ngayon ay ang EAT USB condenser microphone. Plug and play siya. Nakasaksak siya ngayon sa ating laptop. Meron siyang built-in effects for volume and echo. So kung interested kayo sa device, sa microphone na to, you can check this out sa link below. Ilalagay namin siya dyan. It comes with a free earset. Nilalagay siya dito para pwede nyo i-monitor yung sound habang nagre-record kayo. So ayan, simulan na natin. Sa ngayon, ang gamit kong microphone is itong EAT. So unahin natin, ano nga bang tunog pag walang pop filter? I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live in. So yun, nag-emphasize ako sa mga consonants at sa mga mahangin na words para lalo nyo mapansin. So huwag nyo na lang pansin. So ngayon, try naman natin ngayon anong tunog pag merong pop filter. I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live in. So yun, definitely kailangan merong pop filter pag tayo nagre-record. Hindi lang para maging malinis yung tunog, hindi lang para hygienic, at syempre, para pag nakikita tayo sa video, legit tayo tignan. So yun, mukhang madami naman tayo natutunan today. Kung madami kayong tanong or may gusto kayong i-suggest na gawin namin tutorial for the next time, comment down below or mag-message kayo. Pwede kayong mag-PM anytime. We'll try to respond as soon as we can. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Thank you!